Hi guys! Kumusta na? Ito naman po si Wing. Ang pag-usapan natin ngayon ay yung paano ba magagamot ang pasma or paano ba malulunasan magamot or paano ba mapasma ang isang tao. Okay, so ang pagsuob kasi medyo delikado din siya, no? So, dapat magsuob kayo, walang hangin, sirado yung kwarto, walang hangin makapasok. At saka walang electric fan, walang aircon, hindi pwede minum ng tubig at hindi rin pwedeng maligo ng dalawang araw, no? Okay, so pagkatapos mo magsuob, pahinga ka lang, punasan mo yung katawan mo kasi basang-basa sa pawis dahil sa suob. So, punasan, huwag kang magpahangin, huwag kang maglalabas ng bahay, no? Kasi ang yung katawan mo na ano pa sa suob, so hindi pwede siya maano ng mga, kasi open pa yung mga pores mo sa katawan mo, no? Yung sa mga balat mo, so hindi pwede mapasok ka ng hangin, at saka huwag minum ng tubig na malamig, at huwag maligo, at huwag magpunas, no? So, ano lang, mag-ano lang kayo ng magpunas na kayo, or magtrapo na lang kayo ng tuwalya pagkatapos nyong mag-suob. So, paano ba masuob? Kasi ang isang tao masuob yan sa pagkain, nalipasan ng gutom. So, ito yung kaldero. Magpakulo kayo ng tubig hanggang dito. Lagyan nyo ng dahon ng bayabas, dahon ng oregano, dahon ng sambok, at dahon ng pomelo. Pomelo? Soha or. Or kahit isa sa kanila, basta mayroon lang panglangay. Tapos, lastly na yung lagyan nyo ng tutong na kanin. As in yung tutong na kanin, at yun na. Tapos patayin nyo ng ilaw kasi init na masyado ito guys, yung kaldero init na init. So ito po ang ilalim sa ilalim ng kumot, no? Kasi nagsusuob ka. So sa ilalim ng kumot, kailangan nakaupo ka doon. Nakaupo ka doon ng ano bang tawag doon, nakabukaka, ganun, no? Hindi naman bukakang malaki, yung konti lang para maayos ang pagka suob mo, pagkalagay mo sa loob. So ito, ilagay mo sa ilalim. So dahan-dahan mong buksan. Huwag mo ilagay, itapat sa iyong sarili. Baka ikay mapasok pa, makasama patuloy. So lagyan mo ng kaldero sa ilalim. Tapos dahan-dahan mong buksan, dahan-dahan mong buksan. Kasi lumalabas yung singhaw. Mainit kaya yun? Mainit yun. So dahan-dahan lang, dahan-dahan. Yan. Pero medyo pag mainit ha, pwede mo naman siyang takpan ulit. Para lang ba malabas yung mga pawis mo sa katawan mo. So, ayan. Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Hanggang sa mabuksan mo na ng tuluyan. Siguro, pag nakaupo ka doon sa ilalim ng kumot, huwag mong itapat sa'yo. Distansya lang ba na? Distansya lang na para hindi ka matamaan sa singaw na lumalabas sa kaldero. So, dapat, pag magsuob kayo, pwede na huwag nyo isalin yung ulo nyo. Huwag nyo isalin yung halimbawa ito, kumot ito guys. Ito, halimbawa lang ito guys ha. Ganyan lang paglagay ng kumot. Ganyan lang. So dapat ito, nakaano talaga. Tapos yun, dapat may kasama kang magsuob. Kasi siya, ikaw mag-holding nito dyan. Dapat hindi malabas sa ano mo. Kasi sa ilalim, nandun yung kaldero at saka nandun yung ano mo. Yung mga gamot sa pangsuob, di ba yung mga kuan. No? So ganun po guys. So yan, ganyan ha. O, dapat ka magsuob. So, yung hayaan mo lang yung tumutulo yung mga pawis, hayaan mo lang yan dyan. So, yan, hayaan. Pwede din naman isali yung buong mong katawan, pati ganyan. Pwede mo naman siyang isali. Pero, kasi yung mata natin, medyo sensitive siya, guys. Baka masira, pati yung mga ugat natin, maliliit. Maliliit yung mga ugat natin sa mata. So, baka masira yung mata niya. So, ganun po, guys. Pag magsuob kayo, guys, yun po sa pagkain na yun yung gamot sa pagsuob sa pagkain. Ganun, lagyan mo ng tutong. Pag halimbawa guys, pag napasma kayo sa inumin, sa halimbawa sa malamig na tubig. So, ganun pa rin, magpakulo din kayo ng tubig. Lagyan nyo ng mga halam-halamang gamot dyan. Tapos, yung ice, kasi malamig, ibuhos nyo bigla sa kaldero. Ibuhos nyo bigla sa kaldero. Tapos patayin yung ilaw, tapos ganun din ang proseso. Dahan-dahan ang pagbukas para hindi siya pa hindi ka mapasok o yung nagsuob doon sa loob, no? Sige, kasi pag nagsuob ka talagang babalutin ka ng kumot, no? Depende na sa iyo kung isalin yung ano niyo, ulo niyo. Pwede naman isali ang ulo niyo, pero ano talaga, huwag mo talaga ilapit sa
sinisinga sa nagsisingaw na kaldero. Yung distansya lang ba? So, pwede rin din yun. Kasi ganyan din ang dati ginawa ko nung nagsoba ko. Pwede ko, sinali ko yung buong katawan ko. Pero, medyo malayo yung kaldero. Okay. So, guys, yun po. Pag halimbawa na pasma kayo sa buko, kasi minsan, nakakain na ng buko na pasma kayo kasi walang kain. Dapat pag kumain kayo ng buko, guys, talagang buko na buo ba? Pag kumain kayo, dapat nakakain kayo. Lalo na pagkatanghali, tapos hindi kayo nagkain ng kanin, tapos kumain kayo ng buko. Naku, guys, alam nyo lang, naku, grabe ang pasman yan, guys. Hindi kayo makagaling-galing kung hindi talaga kayo masuob ng buko din. No? So, simple lang din. Magsuob ka din ng buko, magpainit, magpapakulo ka ng tubig, tapos yung buko, kukuskusin mo kung saan yung buko na nakapasma sa'yo, yung saan yung puno na pinagkunan nyo ng buko at doon ka napasma, doon ka rin kukuha ng buko kung saan ka napasma. No? So, doon ka din kukuha ng buko kung saan ka kumain ng buko noon, tapos napasma ka, doon ka din kukuha ng buko. Tapos, yung pakuluan mo lang din, kukuskusin mo yun naman, tapos yung sisidla ng buko, doon mo ilagay yung mainit na tubig na may halong buko, doon mo ilagay at saka doon mo at doon na ipangsuob sa pasyente. Okay? So guys, ano pang klaseng suob? Alam niyo guys, may isa pang suob, yung pasma sa lakas. Yung nawalan ka ng lakas, guys, lalo na sa mga lalaki, karaniwang nangyari ito sa mga lalaki, kasi yung uncle ko, nangyari ito sa kanya, yung napasma siya sa lakas. Ibig sabihin nun, guys, pasma sa puso, ibig sabihin nun, rice mill kasi ang trabaho niya, tapos mainit doon, no? Sobrang init, tapos, na biglang umulan. So, naulanan siya, guys, no? Naabutan siya ng ulan, so basa-basa siya. Yun lang ang dahilan po guys. At nagkasakit na siya at hindi na siya makatayo dahil napasma na pala siya na may halong binat din, guys. Kasi nasa mainit na panahon tapos biglang uulan. Yan. Yun po ang nangyari sa uncle ko. Litong-lito na po yung auntie ko kung ano po nanggamot. Naalala niya na may gamot pala dyan sa soap. So, okay guys. Ano pala yun? Guys, ang magagamot niyan, guys, magpainit ka pa rin ng tubig, magpakulo pa ng tubig, tapos lagyan mo ng mga bato. Lagyan mo ng bato, guys, 7 pirasong bato. Okay? 7 pirasong bato. Yan ang ilaga mo, pakuluan mo sa kaldero. At yun na ang pang gamot sa ayun na ang pang ano sa suob kasi gamot yan, guys. No, hindi siya basta-basta, guys. May drawing ako dito, guys. Ito po yung bahay natin, guys. Diba? Itong bahay natin. Ito yung atip natin. So, pasensya na, guys. Hindi ako marunong mag-drawing. Kailangan ko lang talagang ma-explain ng maayos. Ito lang yung drawing ko. Yun ang naabot lang ng drawing ko. So, ito po yung atip natin. Siyempre, ito yung mga ano dito, mga datat yung ulan. Ulan, diba? Di ba parang alulod yan siya, guys? Parang alulod dito yung yun ang bakas ng alulod. Yung bakas, di ba may mga ano din yan, mga dat-dat na parang kanal din siya kasi galing dyan sa atip natin, sa mga yero natin pag umulan. So diyan, dito ka kukuha ng mga bato, guys, dito sa lupa na to, sa galing sa alulod ng atip natin. So dito ka kukuha ng mga bato. Oo, sa balisbisan. Ang tawag sa amin diyan, sa balisbisan. Diyan ka kukuha ng bato na pangsuob sa asawa mo, sa kapatid mo, sa anak mo. Diyan ka kukuha. Okay? So, hindi pwede basta-basta kakuha ng bato kung saan-saan. Hindi ka pwede kukuha ng bato. Kasi maraming bato talaga, guys. Pwede ka naman kumuha, pero hindi siya pwede, guys. Doon ka talaga sa alulud kumuha ng bato dito. Dito. Kasi di kan galing yun doon sa yero natin, sa atip. So, diba dito pag sa lupa, bumabagsak yung mga ano dyan, mga ulan, pag umulan, yung mga tubig dyan. So, dyan ka kukuha ng mga bato. Kung walang bato, mayroon talaga yan, guys, dahil sa bakas ng ulans or sa alulud, mayroon dyan talagang bato nakatago. Kahit maliit lang, guys, kukuha ko talaga ng bato doon. At doon yun ang pinagsuob. At doon ang magpakulo ka, isali mo siya, ito, kaldero. So, ilagay mo lang siya dyan. Tapos, lagyan mo din siya ng tubig, guys. Lagyan mo siya ng tubig. Ganyan.
pakuluan mo siya na, pakuluan, ganun, pakuluan mo siya, tapos, kahit nawala, kahit wala ng sambong, kahit wala ng, ano, basta, basta may bato lang, guys, kasi, ano siya, gamot niya sa pasma, guys, sa lakas, yung nawalan tayo ng lakas, na parang wala na tayo, parang natanang gulay, yun ang nangyari sa uncle ko, guys, at, believe din ako sa auntie dahil napagaling niya yung uncle ko dahil lang sa suob na yan. No? So, paalala lang guys, ang suob po ay medyo delikado din siya guys pag hindi maayos ang pagkagawa. So, bawal na. Bawal malamigan, bawal magpa-electric pan, bawal aminom ng malamig na tubig, bawal, ano pa, bawal maligo. Okay guys, bawal mo na maligo guys, hayaan mo muna yan guys, na medyo pakiramdam parang dungis, hayaan mo muna yan kasi hindi naman yung nakakamatay guys, no? So bawal magpa-electric, bawal talaga, no? Yung mga hangin-hangin bawal talaga guys, so para magawa natin maayos ang suob mo. So ganyan lang po ang gamot po sa pasma, simple lang man talaga siya guys, so isuob mo lang yan siya guys, isuob lang talaga, no? So ito yung talaga yung pinaka ano ko sa uncle ko, no? So dito sa atip bumabagsak dito lang talaga kukuha ka ng bato para sa suob ng pasma sa lakas. Pag nawalan ka ng lakas para kang lantang gulay, ayan po, magsuob ka ng bato. Okay, so pag nawala, pag napasma ka sa pagkain, magsuob ka ng tutong na kanin. Okay, pag napasma ka sa buko, kasi kumain ka ng buko, magsuob ka din ng buko, at saka kung napasma ka sa malamig, magsuob ka ng ice. So yan po, sana po ay makatulong po ako sa inyo guys, no? Hindi naman delikado ang suob guys pag ginawa ng maayos ang pagproseso. So lahat ng mga bawal ay gagawin lang. So yun lang po, sana may makuha kayong tips na to guys, no? Salamat sa panonood and please subscribe. Bye bye.